At pindutin natin yung see your profile. And finally, naka one name na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin na pag one name at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag one name ng isang Facebook account. In just 2 minutes ay naka one name na agad yung Facebook account mo. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, may bagong update nga po sa pag one name ng Facebook account. Pwede na po mag one name ang old and new Facebook accounts at kailangan lang po natin gumamit ng isang VPN application. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay i-login po muna natin yung mismong Facebook account po natin sa mismong Facebook application. So dito makikita po natin na hindi pa po naka one name yung Facebook account ko. Huwag po kayong mag-alala dahil in just 2 minutes ay naka one name na po yan. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid at dito hanapin lang po natin yung settings and privacy. At ngayon, i-click lang po natin yung settings. At para matry po natin na ma-change po yung pangalan natin ay pindutin lang natin yung Meta Account Center. Makikita po natin yung Facebook profile natin at pindutin lang po natin yan. Lalabas po dito yung account na papalitan natin ng pangalan at pindutin lang ulit natin yan. At syempre makikita natin yung name at i-click din po natin yan. At dito naman po ay lalabas na po yung first name at last name ng ating Facebook account. At para makapag one name ay i-delete lang po natin or buburahin yung mismong last name ng ating Facebook account. After po natin ma-delete yung mismong surname natin or last name, lalagyan po natin yan ng backspace. Ang problema, may lumalabas nga po na first or last names on Facebook can't be too short. So hindi po tayo makapag one name gamit ang ating Facebook application. Pero syempre gagamit po tayo ng Facebook Lite at VPN application para makapag one name. At simulan na po natin. So ngayon naman po i-exit lang po muna natin at pumunta po tayo dito sa Google Play Store. Available po yung VPN application para po sa iOS at Android devices. At dito naman ay search lang po natin yung White Hat VPN na ito po yung gagamitin natin para makapag one name. At yung unang lalabas po dyan na White Hat VPN ay ayun po yung pipindutin po natin. So dito kailangan po nating i-install yan para makapag one name na po tayo. Pindutin lang po natin yung install at hintayin lang po natin. After po natin ma-install yung VPN application ay dadaan po yan sa security scan para malaman po kung talagang safe na gamitin yung VPN application na to. At dito nagpass naman sa security test at pwede na po natin gamitin yan at pindutin lang natin yung open. Pagka-open po natin ng White Hat VPN ay may lalabas po na ganito. Pindutin lang po natin yung agree. At dito naman po ay pindutin lang po natin yung don't allow notifications kasi i-delete rin naman natin yung application na ito after po natin makapag one name. At ganito po ang itsura ng dashboard ng White Hat VPN at kailangan po natin kumonek sa country ng Indonesia para makapag one name po tayo. Pindutin lang po natin dito yung Smart Connect na nasa baba at may listahan po dyan ng iba't ibang countries or regions na pwede po tayong kumonek. Scroll down lang po natin at hanapin lang po natin yung bansa ng Indonesia. So dito kapag nakita na po natin ay click lang po natin yan at dito may lalabas po na connection request. Pindutin lang po natin yung OK para makakonect po tayo. At kailangan lang po natin maghintay saglit hanggang sa makakonect po tayo. So ayan, finally nakakonect na po tayo sa server ng Indonesia. So dito makikita nyo dyan, your IP is protected at may country po na Indonesia server. At dahil nga po nakakonect na po tayo sa ating Indonesia server, pwede na po tayo makapag one name. Punta lang po tayo dito sa ating Facebook Lite application at i-login po natin ang ating Facebook account. Again, kailangan po natin gumamit ng Facebook Lite para makapag one name. So dito, i-login lang po natin yung Facebook account natin at dito naman po ay kailangan natin pindutin yung tatlong line sa gilid at mapupunta tayo dito sa menu at scroll down lang po natin, hanapin lang natin yung settings and privacy, under po nun yung settings at pindutin lang po natin yung settings. At para makapag one name po tayo ay pindutin lang po natin dito yung personal and account information. At dito lalabas po yung name, email address at phone number. At syempre pindutin lang po natin yung name. At ngayon naman po ay makikita natin dito yung first name, middle name at last name ng ating Facebook account. At para makapag one name ay kailangan po nating i-delete or burahin yung mismong last name ng ating Facebook account.
After po natin ma-delete yung last name po natin, ay pindutin lang po natin yung review change na nasa baba. At dito, makikita nyo na po yung itsura ng Facebook account nyo kapag naka one name na. At para ma-save po natin yung pagkaka one name ng ating Facebook account, kailangan po nating ilagay yung mismong Facebook password natin. At pindutin lang po natin yung save changes. At ayan, kung makikita nyo ay nagbago na po yung name natin dito sa personal and account information. Ang next step, i-exit po muna natin para ma-double check po natin. So dito, scroll up lang po natin at pindutin lang po natin yung view your profile. And finally, naka-one name na po yung Facebook account ko. Ganun lang po kabilis yun. Ang next step ay kailangan na lang po nating i-double check kung naka-one name nga ba yung Facebook account natin sa mismong Facebook application. So i-open lang po natin yung Facebook application natin at i-back lang po muna natin. Scroll up ko lang po at pindutin natin yung see your profile. And finally, naka one name na po yung Facebook account ko. Effective po yung ginawa natin na pag one name at ganun lang po kabilis yun. At dahil okay na po at gumana na po yung one name na ginawa natin, ay pwede na po nating i-delete or i-uninstall yung VPN application na ginamit po natin. I-exit lang po muna natin, pindutin natin yung White Hat VPN at i-click lang po natin yung nasa gitna na disconnect. After po natin makapag-disconnect sa ating VPN application, pindutin lang po natin at i-hold, available po yung pag-uninstall at i-uninstall lang po natin yan. Huwag po kayo mag-alala dahil kahit po wala na po yung mismong VPN application at na-uninstall na po natin, ay mananatili pa rin pong naka-one name yung Facebook account natin. Dito ay trinay kong ilang beses na i-refresh yung mismong Facebook account ko at nanatili pa rin pong naka-one name yung Facebook account ko. So effective po yung tutorial natin ngayon sa pag-one name. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-one name ng isang Facebook account. Kung mapapansin nyo po ay gumamit po tayo ng isang VPN application sa pag-one name. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba? Sa ngayon po kasi ay hindi pa po available ang pag-one name dito sa Pilipinas. Kaya gumamit po tayo ng VPN para makakonect po tayo sa ibang bansa na server para makapag-one name. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, before matapos tong video na to, ay may gusto muna akong i-shoutout. Shoutout nga pala kay Ate May Cambacanlas at sa Simaya Garden Resort. Peace out, like, comment, and subscribe. Peace, one love.